Hello mga kapamilya all over the online world. Mommy Jing Castaneda po. Hello. At ako may bagyo na. Ito pa lang pag-ulan-ulan na to, no, na nagsimulang LPA lang. Ngayon ay isa nang ganap na bagyo. Ang pangalan ay Igme. Tama ba? Igme. Igme ang bagyo, kapangalan ng daddy ko, Remio. So Igme. Ayan, bagyong Igme. At antabayanan natin ha ang iba pa pong updates, no, ukol sa bagyong Igme. At ayan, kaya ingat-ingat po tayo ha. Ingat-ingat. Sa bagay, bawal naman lumabas, sabi nga ni Kim Chu, kaya hindi tayo pwede lumabas sa mga at wala tayong gimmick, no, kahit na GCQ na. Eh mabuti pa rin pong mag-ingat, mabuti pa rin manatili sa ating mga tahanan. Kaya po, ngayong gabi, chill-chill lang, ika nga. So, ang atin pong bisita ay isa sa mga paborito ko. Isa sa mga talaga namang bata pa ako, Sikat na tong taong to, Sikat na raw. Nagot ako. Mahahalatang mas matanda siya sa akin. At tayo pa'y showbiz chikahan ngayon. Kaya yung mga may katanong tungkol sa mga latest happening sa showbiz, ipadala lang pong inyong mga tanong dito po sa ating Facebook page para matanong natin mamaya. Naku, ang mami ko eto na, nagpadala na ng tanong. Totoo ba raw na ikakasal na si Piolo Pascual at si Casey Concepcion? O diba, buti pa si mami, alam. Ako wala akong update. Alam nyo naman tayo, ang atin pong ika nga specialization ay news and public service. So pagdating sa showbiz, medyo hindi natin yan masyadong kabisado. Kaya kailangan call a friend, di ba? Yung mga eksperto sa usaping pang showbiz. Yan po ang ating makakakwentuhan ngayon. At syempre, bukod po doon, maganda rin matanong. Magpakwento rin tayo ng kanyang journey bilang kapamilya. Dahil matagal-tagal na rin ito, no, sa Kapamilya Network. So alamin natin ang kanyang journey. O pero bagong lahat, bago natin ipakilala ang atin pong bisita, shout out muna sa atin pong mga suki, sa ating mga gymnastics, sa atin pong mga darrenatics, at sa atin pong mga Team Maymay at Team Mayward. Eto na, pasadahan natin ang ating mga nagpapa-shout out. Okay, umpisahan natin kay Clyde Villanueva, kay Say Bags ng Brunei, Jennifer Villanueva, ayan, si Say Bags, binati na natin, Joniel Bass from Davao de Oro, Romeo Pakwankwan, hello, Masambuhay, Alice Kachamko from Singapore, uy, suki natin yan ha. Thank you, Alice, sa iyong patuloy na pagtutok. Melinda Alcaraz, sino pa? Luz Viminda Olarte, suki, kasambuhay. Carlota Encabo, suki rin. Kasambuhay, Sally Fernandez. Uy, malamig daw ang simoy ng hangin sa Lingayen, Pangasinan. Norte eh. Basco Batanes. Kaninang madaling araw, nasa Basco Batanes ang bagyo. Judy Ann Noveno. Ayan. Clyde Villanueva, binati na natin kanina. Annalisa Denaga, uy, suki rin. Kapamilya, Maria Fe, Calora, Calyora. Si Kasambuhay, Christine Gaspan, Garalza. Kasambuhay, Arlene Kapuyan. Hello to all the kapamilyas all over the world. Divelyn Andres, uy, kapamilya rin to. Kasambuhay, Eva Olmedo, kasambuhay. Sino pa? Judy Ann Lino, kasambuhay. Elbera Entroliso, kasambuhay. Charlene Fe Gutierrez from Davao del Sur, kasambuhay. Pila Buenaventura, kasambuhay. Jonas Hoya. Ayan, pa-shoutout po sa aming mga magulang na si Walfredo Elisa Hoya na nakikinig po ngayon all the way from Tanza, Cavite. Hello po sa pamilya Hoya, si Jen Gemini, sino pa? Sonia Cappuccino, sino pa? Ofelia Enero, ayan, kapamilya Melby Haudian, kapamilya Sofia Palati, kapamilya Teresa Timbreza, kasambuhay Belia Manalo,
Kasambuhay, Melody Manalo. Uy, watching from Taiwan. Hello, Melody. Thank you for watching. Si Marie Delica from Santa Rosa, Laguna. Stephen Patigas. Si Ami Delion from Dubai. Talaga naman, full force ang ating mga kapamilya na mga TFC subscribers, no? O ayan, ipadala na ninyo ang inyong mga tanong, lalong-lalo na yung mga abroad, no? Yan ang mga excited sa mga showbiz chika dito sa ating bansa. Okay, humahabol. Baby Rose Trinidad. Sino pa? Si Fe Acevedo. Greet mo ako ng happy birthday! Uy, pareho tayong ano ha, Leo. Happy birthday! Sino pa? Leo Ga Editor o Edilior. Mads Flores from Lapu-Lapu, Cebu City. At Lapu-Lapu City, Cebu pala. Maria May. Damikog. Ayan, si Kasambuhay. Arsenia Aguilar from Mandaue City. Marami tayong followers sa Cebu ha. Glades Rondina. Kasambuhay Jane Alejo. Kasambuhay Alice Katchamko. Ma'am, sa pagpatuloy ng FB Live mo, nakawala ng stress tuwing nanonood. We thank you. We love you daw. Ay nako, love ko rin kayo. Alam ko naman, ngayon ang dami-daming FB Live, no? So thank you po at tayo po ay binibigyan nyo ng panahon. Tayo ang binibigyan po ninyo ng atensyon, di ba? At suporta. Lucy Condes, ayan. Kasambuhay, Camille Martinez. Kasambuhay, Jing Gonzalez. Uy, kupayo tayo. From Cyprus. Aba talaga naman, pati Cyprus. Kumusta ba ang, anong oras dyan sa Cyprus? Sige nga, balitaan mo nga kami. Balitaan mo nga kami. Okay, inaayos lang ni ng ating bisita, no, para simulcast. Simulcast daw oh, sa kanyang FB. Ito pong ating kwentuhan. Alam po ninyo, ngayon talagang collab is the word of the is the name of the game, no? Talagang lahat ng pwede natin i-promote, suportahan tayo, bayanihan, lahat po ng mga pwede nating i-promote online, 'di ba? So yung mga Facebook, social media accounts ng isa't isa at syempre yung atin pong impormasyon na ibinabahagi. Kailangan ni basta accurate ika nga, 'di ba? Yan po ang ating tatak ABS-CBN, tatak Kapamilya. O habang hinihintay natin si ang atin pong bisita, ayoko muna sabihin, mamaya na lang. Kala mo naman, surprise. Eh, nilagay na natin sa Facebook page. Nakapost na yung art card. Anyway, ayan. Eto muna. Tapusin natin. Pero, Kayla, okay na ba? Okay na ba? Let me know ha, para ma-intro, ma-lead in na natin siya. Sino-sino pa ba ang mga nagpapa-shoutout? Aba, in fairness ha, ang daming nanonood. Dami yatang ma-excited sa showbiz chika ha. O sige, balikan ko mamaya ang mga nagpapa-shoutout. At ilagay na ninyo ang mga showbiz questions, mga showbiz chika, para handang-handa na ang ating bisita. Walang iba kung hindi si Ambetable, Ambet Nabus. Hi! Ano ba yan? Uy, Papa Ambet, miss na kita! Siyempre, good evening, kasambuhay. O, kasambuhay na mga kapamilya. O, uy, ang Ambetable, in fairness, ha, hiyang ka sa quarantine. Parang makinis ka ngayon. Of course, syempre. Hindi lumalabas ng bahay. Oh, tuwan-tuwa mami ko sa iyo. Nag-message siya. Sabi niya, excited daw. Oh, excited nga siya. Ay, sabi niya, gusto ko si Ambet masaya. Ayan. Oh, Ambet, marami mga, na kami. Yung mga friends ko sa Facebook, gusto nilang makita. Gusto daw, hindi ako marunong, junga-jungahan ako mag-connect sa Facebook ko. Paano ko ba to? O, akala ko nag-ayos na kayo ni, ano, akala ko nag-ayos na kayo ni Kyla. Doon siya nag-detect sa globe ko eh, nasa smart ako doon sa aking linya eh. Para maraming nakakanood. Oo nga eh. Correct. O, mag-ayos muna kayo. Yes, yung, waiting sila lahat doon sa ano. Oo. O sige. O Kayla, i-ano mo muna si Ambet. Ibalik mo muna sa waiting room. Ayan, para maayos. O, di ba? Exciting! Alam niyo po si Ambet. Naku, pag Linggo, magkasunod kami halos ng programa after po ng Kapamilya Connect. Si Doktora Bless, tapos si Ambet at saka si Gretchen Pulido. Naku, yung asawa ko, nagre-reklamo.
Kasi minsan late ako nakaka-uwi. Eh sabi niya, tagal-tagal lang tapos ng programa mo, hindi ka pa umuuwi. Minsan nalilate kami sa misa. Eh, paano ka namang hindi ma-e-engganyo na makipag-chikahan? Eh si Ambet ang nandun, eh ang aga po niyan dumating. Nako ha, very professional yan. So ang aga-aga niya dumating for their program. Nako, daming chika. Yun nga lang, hindi pwedeng i-ere. Kaya talaga naman ako, nakaka-miss talaga ha, si Ambet. At saka tama si Mami, Mami Rose. Si Ambet, sobrang saya. Talagang, ano yan, ika nga eh, pag siya ang kausap mo, eh talaga namang walang katapusan ang tawanan. Kaya, saka yung tawa niya, di ba, nakakahawa. Kaya talagang, ako, excited akong siya ko ay makakwentuhan ngayon. Tsaka pakwento natin siya, matagal na si Ambet, ako, institusyon na yan sa show business. Pero di ba, tignan nyo naman ang itsura, wala naman sa mukha na siya ay ilang taon na, ilang taon, ilang dekada na sa showbiz, di ba? Parang yesterday lang, di ba, Ambet, ang iyong pagpasok sa show business. So magandang makakwentuhan, di ba? Bukod sa kwentuhang chikahang pang mga showbiz happening, eh, tanungin din natin, no? Silipin natin ang kanyang naging journey. Alam nyo po, at ito hindi ko siya binobola, ha? Dahil isa po sa pinaka ika nga eh ano nga ba, paano ko ba di-describe? Kasi marami pong mga showbiz reporters, showbiz anchors, 'di ba? Ang napasok po sa show business pero hindi sila Jorn, no? Hindi sila Jorn graduate. Pero si Ambet, nakuha, ano yan, talagang Jorn na expert po yan. Ha? Kaya magandang makausap, paano siya napunta, no? Paano siya napadpad sa showbiz. At isa po siya, yung mga, naku, pag na, yung ibang kwento niya, no? Pagdating sa pinaka-unforgettable coverage niya sa show business, o kaya yung pinaka hindi niya makakalimutang artista na kanyang kinover at bakit. Naku, yan ang mga interesting. Yung mga kwento niya sa akin, mamaya tignan natin kung uulitin niya. Of course, without naming names. Yan naman ang kanyang, ano, di ba? Yung kanyang mga zinusya. Ayan! O, di ba? Exciting! Excited na ba kayo? So, yan. Abangan natin. Naayos lang ni Ambet, no? Yung kanyang Facebook. Para nga naman mapanood ng kanyang mga BFFs ang ating pong pagkikwentuhan. O, pero talaga idol ko yan si Ambet. Napaka, isa po yan sa mga matatalino, pinakamatatalinong showbiz authorities na aking kilala. Okay, habang naghihintay, shoutout muna po tayo sa ating pong mga kapamilya. Eto na. Uy, ang dami yun. Oh, ang daming mga, mukhang ano kayo ha, in fairness ha, mukhang talagang rested na rested kayo ngayong araw. What abang na abang? Share niyo ninyo ha, yung ating live stream para marami pong makapanood sa ating pong kwentuhan. Maria Reyes, si Kasambuhay, JP Romero. Uy, si Tita Bing. Uy, Tita Bing, mag-abang ka ha. At marami tayong showbiz chika. Ryan Lino, pa-shoutout naman po kay CJ Hoya. Ayan, na-idol na idol kayo. Shawi Esteban, pa-shoutout po sa anak ko, si Zaira and Hayejin Kim. Si, sino pa? Si Malu Zapata, Kasambuhay, Teresa Balanon, si Shawi Esteban, Ramil Mantala, si, sino pa? Si Jing Gonzalez, 4 PM, dito sa Cyprus. Aba, so ano pala, no? Ilang oras lang, parang 4-5 hours yung difference natin, no? Galing naman, Jing, nakakatuwa ka naman all the way from Cyprus. Di pa nakakapunta dyan. Okay ba dyan? Si Mira Damikog, si Teresa Balanon, Raymond Velasco, hello! Sally Soli Talabis, Edna Robles, Ramil Mantala, Lynn Roselio, uy, sending love from Doha. Doha, Qatar. Ang galing naman. Kumusta ba ang
COVID incident sa Doha, Lynn. Ha, balitaan mo naman kami. Next, Camille Martinez, watching from Pangasinan. Si Joselina Dizon, Lorna Austria, Michelle Ray, Bebot Sese, Darwin Ramilio, Maribel Arebado, Everlina Baksal, Marikita Almen, Banji Rodil. Ayan. Nakikinig po kaming mga seniors. Naku, thank you po. Mabuti naman po, sinusuportahan nyo kami, no? Kasi, ano rin naman, alam ko po, bored na bored kayo, bawal pong lumabas. Naku, mamit daddy ko nga, lalo na yung daddy ko, no? Hindi mapakali sa bahay. Kailangan po, makatulong naman po kami sa pagbibigay ng impormasyon sa inyo, sa pagbibigay ng enjoyment, ayan, para maaliw-aliw naman po, no? So, sino pa? Si Darwin Ramilio, ayan, nabati na natin. Maribel Arebado, pabati po kay Cheska. Everlina Baksal, Marikita Almen, watching from Riyadh. Banji Rodil, nakikinig po kaming mga seniors. Ayan, binasa natin kanina. Camille Martinez, Lucy Condes. Ah, ito, nabasa na natin to. Ayan, thank you ha, thank you. Hindi pa siya nagla-live. Okay. Sige, check natin. Si Geraldine Salvador, watching from Kuwait. Ruby Tanhay. Si Laur Faksyol. Shawi Esteban. Lily Ginto. Ayan, puro mga. Si None. Mike Badwa. Hi, Mike. Ayan, mga nanonood sa atin. So, tawagan mo na lang siya para ma-check mo kung ano ba ang plano ni Ambet, no? Ni Ambetable. Kung tayo ba'y ilalive niya, simulcast, o, diba? At, ayan, paki-assist na lang siya kung anong plano ni Ambet. In the meantime, ilan po sa mga pag-uusapan natin, si Pokwang, no? Sinasabi nilang lilipat na sa Channel 5, at kaya medyo naging emosyonal siya nung inaalala niya yung kanyang ilang taon, no? I don't know, ilang taon na nga ba siya? Yung kanyang pananatili sa ABS-CBN. Ako rin po, no, kahapon nung dun sa interview ng FEU, or hindi naman siya interview, it was a leadership talk, youth seminar. I felt emotional when I was telling them about our Kapamilyas, di ba, na end of August na lang po, hanggang end of August na lang, ang kanilang mga trabaho. Kaya patuloy niyo po kaming ipagdasal, patuloy niyo po isama kami sa inyong mga panalangin. Sana po matuloy yung ating mga plano, kahit na po yung aking personal na mga plano, para mabigyan po natin ng trabaho, kahit na ilan po sa ating mga Kapamilya. May mga niluluto tayo eh, so sana matuloy. Sana matuloy. At magagaling eh yung ating mga Kapamilya. At hindi ko po ito sinasabi dahil kasamahan ko sila ha. Talaga pong ang gagaling nila. Kaya nakakahinayang kung hindi natin po magamit yung kanilang mga kaalaman, karunungan, para patuloy na makapagbigay ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng napakahalagang impormasyon at sa pamamagitan ng patuloy na pagiging creative, di ba? Patuloy na pagiging pagbigay ng ika nga excellent work. Okay. O so pwede na ba si Ambet ayan. Okay. Yun sa okay. So paki-verify please kung pwede na si Ambet para mapasok na natin siya. In the meantime, si Annabel Carias, ayan, nanonood sa atin. Si, Ambet! Papa Ambet! Yeah! Sana, ano success na. Success ba kayo? Na. Success? Sana. Okay sana, lang yun. Sana. Hindi naman itong last. At yung ating yes. Mga, sabi ko nga, Ambet, miss na miss kita. Kasi diba, after ng programa ko pag Linggo, chikahan tayo ng chikahan. Tsaka mahilig magpakain si Ambet, mga Kapamilya. Ayun na! Anong after? Oo. Even before, pagkatapos ng programa mo, ay bago ka pa nagpo-programa, nag-chichika na tayo. May kainan na. Oo. Diba? At saka, ano, tsaka
baka ano, naglolokohan kami, baka magdiyanan kami balang araw. Si Leong, oo, aking anak na si Leong. Kasi yung kanyang anak na lalaki, may crush na sa anak kong babae. Yun na, oo, diba? Oo, kaya inuuto namin si Neo, sabi namin, paborito ng anak ko, Bonchon. Hindi niya alam. Ang may gusto rin ng Bonchon yung buong DZMM crew. Kaya... Oo, sinichismis ka namin. Nandito siya sa tabi ko. Oh. Nandiyan siya sa tabi mo? Nakakatuwa. Narinig niya yung pangalang Bonchon. Yun na. Oh, di ba? Yun. Uy, pero ay, Ambet, ako. Ilang years ka na, Ambet? Papa Ambet sa ABS-CBN. At may putol ba yung, ano mo? Yung iyong pagsali, pagsama? Sa ABS-CBN. Nagsimula ako, ano? Talagang ano to, history ito. Talagang mabubulgar ang edad ko na ito. No? Kaya sabi ko nga, nasa school pa lang ako, Ambet Nabus ka na eh. Naks talaga? Hindi, nag-start ako 1987. Oh, 1987. Uy, kakabukas pa lang ng ABS-CBN? Pero hindi ako agad sa ABS, sa Kapuso, sa GMA7. Sa Kapuso ako, kasama ko noon si Ate Ludes, isa sa mga naging mentors ko. Yeah, oo. Ano niya ako, no? Researcher niya ako at the same time, isa sa mga ano niya ako sa marketing. Diba? Ilang years ka sa Kapuso, Papa Ambet? Mga, siguro mga three? 2 to 3 years, ganyan. Oo, doon sa radio program niya, tapos nagkaroon siya ng TV show doon. Tapos, after that, lumipat ako ng ano, nagkaroon ako ng exposure dyan sa foreign movies, yung pagre-release ng pag-distribution ng pag-distribute ng mga foreign movies under Warner Brothers. Yan. So nagalugal ko yun. Warner, Columbia Pictures, mga ganoon. So umalis ka sa Kapuso at that time? Yes, kasi na-involve ako sa basketball. Oh, di ba nag-sports? Hindi sa ni basketball player. Basketball. Pareho. Hindi. Kasi may mga ano ba yan? The name who cannot be named. Hindi ba pwede ba? Pwede naman jersey number na lang. Oh, anong gusto mo? Jersey number talaga. O tapos papaapit. No, kasi nag-manage tayo ng mga ano, tumulong tayo sa pagmamanage, pag-handle ng mga PR, publicity ng mga professional basketball players from UAAP, NCAA, PBL pa nung araw hanggang PBA. Doon, mga matagal-tagal ako doon, siguro mga less than a decade. Wow! Yes. Ang tagal pala! Mga less than a decade. Kaya dami. Ang dami kong pinagdaanan. Kailan ka nag-on-cam? Kailan ka nag-on-cam, Papa Ambet? Simultaneous. Kasi during the time na si Popoy, si Ka Popoy Wico, ang Philippine Sports Commission Chairman, nagkaroon siya ng program sa radio. Kung hindi ako nagkakamali, DCXL yata or something. Meron kaming morning program noon. Talagang ginagalugad ko pa yung Makati para lang pumunta sa Kalusugan. Ano pa ba yung isa? Basta may sports at Kalusugan something. Siyempre, ako yung in charge sa sports. O, diba? So, mga ano yon, umabot ako ng mga 2 years doon. And then, dumiretso na ako ng ano, ng ABS-CBN way back in 2002. Yan. Kasama na kami. Okay. So sa Kapuso ka, first time nag-on-cam? Yes, oo. Nung ako nag-pinchit ako for Ati Ludes. Tapos, ang ganda pa na experience ko nung araw kasi, ano pa, napaka-importante na nagbibigay ka ng oras. Habang may mga artistang guest, ako yung tagabigay ng oras on air. Eh, nagkakamali ako dahil talagang nininervyos ako noon. Parang, ang tumpak na oras! Ay, ganyan-ganyan ka. Tapos nagkakamali ako. Ako, lalaki-lalaki ang boses mo, Papa Ambet. Yes, ano nabu-voiceover din ako. Nabu-voice talent din ako. At saka nagiging ghost singer din ako ng mga artista nung araw. Ano ka ba? Wow! So, Papa Ambet, ibig mo sabihin, ikaw ang karibal ni Kabayan doon sa... Nauna naman si Kabayan kasi si Kabayan nag-start sa Channel 13. Yung season ni Ate Ludes. Ako sa Eye to Eye na ako, GMA 7. Oh, di ba? So nung nag-Eye to Eye, yung mga millennials ha, paki-Google. Alam ko hindi nyo nakilala si Ate Ludes, hindi nyo nakilala Eye to Eye. So i-Google ninyo. At lalabas Google yan. Yan, ang reyna ng intriga. Siya talagang kinukonsider nating dekana ng correct, sa showbiz. Oo.
original. So, Papa Ambet, wala, nung nag-eye to eye kayo, wala na si Kabayan. Wala na. Hindi na, hindi na siya sumama. Hindi na. Nasa ABS na yata siya that time. Ang time na yon. That was, ano na, after EDSA Revolution. Oo. Okay. Na, so, naibalik na sa mga Lopezes. O, di ba? Tara. Mm-hmm. Kaya nararanasan ko pa, Mama Jing, yung time na, nung time na ni Presidente Cory Aquino, yung pagkukodita, yung nilulusog talaga kami ng mga sundalo sa mga sa istasyon, ay magkalapit lang kasi nung nasa GMA7, pero since ang PTV4 at saka ABS, iisang ano lang, iisang compound. Compound. May mga kahilig ka na doon. Pinupuntahan namin. Correct. Oo. Okay. Yun kasi ho yung broadcast city. Tama ba, Ambet, no? Broadcast yung city. Yung isang compound siya. RPN9. RPN9 yun. Yung tinatawag natin broadcast city is RPN9. Pero nung time na mga 80s, magkasama pa sa isang compound ang TTV4 at saka ang ABS-CBN. Yon. Ambet, sabi ko ano, journalism graduate from ano? Broadcast journalism sa UP. Nag-aaral pa lang ako sa UP, nasa industriya na ako. Diliman. Yes. Di ba, ang taray ko. Anong trabaho mo noon? Madami. Editor, writer. So student student ano ka? Yes. Part-time student. Working student, nagpa-part-time. Yes, correct. Oo. Nag-ahensya rin ako noon, nag-ano rin ako noon sa Macan Erickson tsaka Saatchi & Saatchi advertising agencies. Dalawa sa pinakasikat na ahensya advertising agency sa bansa, o di ba? So iniikot ko talaga yan, Mama Jing. Iniikot ko talaga. Oh, grabe yung experience mo pala, no? Correct. Kasi mula sa kung hindi ako pwede mag-perform, ako yung nagsusulat. Kung hindi ako pwede magsulat, ako yung nag-i-edit. At the same time, nagpo-produce ng mga material nung araw. Kaya ang laki-laki nga ngayon mga millennials na yan, ano, mga bata ngayon, kasi lahat, everything is being provided for. Isang pindot na lang nila dyan sa mga gadget nila, napapanood na sila, naririnig na sila, nakakapag-compose na sila, nakakapag-edit na sila, di ba? Ang bilis. Pero pagdating sa chismis at pagdating sa mga pakikipagrelasyon sa mga, I mean, relasyon meaning yung nakakakuha ka ng mga intriga at balita, eh iba pa rin yung mga natutunan din namin. Hello. Oo, tsaka yung kaya contacts mo. Oo, di ba? Tsaka hindi ka nagko-quote ng interview ng iba. Ikaw mismo yung nag-interview, di ba? Correct. Oo. Di ba? Wow, ang dami mo palang pinagdaanan. So, 2002 ka dumating sa ABS-CBN. Ano yung first assignment mo? Ako kasama ni na nag-aati Ludes, and then at the same time tumatawid ako pag weekend kina Tito Alfie Lorenzo. Yun yung may yung trio pa sila, Tito Alfie, Tito Billy at saka si Oski Salazar. May program pa sila dan. And then hanggang namana ko na nung mga late na mga 2008, 2006, 2007, ako nang humahawak ng programa ni Tito Billy Balbastro kasi nagkakasakit na siya. And then pagbadalas ng abroad, ano si Alfie Lorenzo naman, ako naman yung ano kasi magkasunod lang yung programa nila pag Sabado. Yon. On cam ka na noon, Papa Ambet. Yes. Dakilang pinch hitter. 2008 tayo nagsimula mag-teleradyo na napapanood sa TV eh. So 2008, 2009 mga ganyan. Pero all throughout Papa Ambet, may column ka rin, 'di ba? May column ka. Yes. May mini-maintain ako, marami akong mga columns noon na Majing. Parehong sa sports, saka sa entertainment, halos lahat yata ng dyaryo na sulatan ko na. Pati online, nung nagsisimula pa lang yung mga PEP online na yan, Manila Bulletin Online, Inquirer, nagsusulat ako dyan. Pero ngayon, ang regular na lang na iiwan sa akin, Bandera, tsaka Abante. Hanggang ngayon, nagsusulat pa rin ako sa mga yan. Bulgar, matagal akong nanirahan sa Bulgar bilang kolumnista dyan. And marami pang iba. Daily Tribune, ganun din. Dami. Parang hindi ka na natutulog. Ano ba yan, Ambet? Kaya pala napakadami mong mansyon. Ang dami mong rati. Marami kasi akong scholar nung araw. Tiyas! Marami akong scholar. Marami tayong pinag-aaral. Oo, yung Ambet na Boost Scholarship Foundation. Totoo. At open pa siya, di ba? So, paano mag-apply, Papa Ambet? Kailangan pumapasa ka sa UPCAT, sa Ateneo, sa UST.
Sila magaling. Pwede, may basketball scholarship din, di ba? Pwede, meron din. Oh, may mga tinutulungan tayo dyan. Kasi hanggang ngayon, nasa mundo pa rin ako ng sports, particular basketball. May mga tinutulungan pa rin tayo dyan. Oh, di ba? Sa kasinong araw, ang mundo, ang mundo kasi noon ng basketball at showbiz, nagkukonek-konek. Oo. Correct. Ang pinaka, mm-hmm, ang pinaka nakakasama ko dyan noong araw, si Mr. Nap Gutierrez, kami ni nanay Christy Fermin, yan, yeah, na parang tawid-tawid lang. Eh, nagkataon na isa ko siguro sa pinagkatiwalaan. Oo, pinagkatiwalaan ng mga manlalaro. Nakakapag-cover ako ng mga SEA Games, Asian Games. Olympics lang talaga ang na-miss ko this kasi nagkaroon ng pandemic. Last June, dapat nandun ako sa Japan for the Olympics. So, Ambet, ako kasi familiar ako dun sa showbiz columns mo, no? Dahil binabasa ko. Well, pero ka palang sports columns. So, paano yung... Yes! Yung angulo mo dun, sports, hindi showbiz? Kasi sabi mo nga, may overlap, no? Yung showbiz, mm-hmm, at sports. Mm-hmm. Ang angulo dun, not necessarily yung play-by-play na nangyayari within, kundi yung light side, the intriga side. Mm-hmm. Sino ang mga dinidate ni ganito? Sino may mga ganitong negosyo? Sino ang inaway ni ganito? Bakit si coach ganito? Sino ang nag-absent sa practice? O sino nakipag-eyeball sa isang artista? Ganon! So, showbiz and sports. So, Ambet, pasilip mo naman sa ating mga kapamilya. Paano mo naman? Ang alin? Ano, eh kasi, babe, wala ka bang hinto sa katatawag sa telepono? Sa dami ng mga scoop mo, sa dami ng mga platforms, di ba? Na lahat yun. Hmm. Unique content yun. Wala ka namang kinakat and paste, di ba? Wala. Mm-mm. Pasilip mo naman sa ating po. Eh, buti hindi ka nauubusan. Eh hindi, kasi andiyan dyan lang naman ang available lang lahat naman ng mga information. At saka pag nandiyan ka na sa industriya, kumbaga na sa inner circle ka na, yung mismo mga celebrities, mga personalities, isang tawag mo lang sa kanila, gaano makaselan yung topic, pag nagtitiwala sila sa'yo, ipagkakaloob sa'yo yung informasyon. Parang tayo, sa News and Current Affairs, di ba? Pag may mga importante tayong balita para sa sambayanan, ipagtitiwala sa atin ang kung sino man yung involved sa issue or sa topic, di ba? So, ganun din ang kalakaran sa showbiz saka sa sports. Kaya ako nagugulat ako sa mga biglang naglalabasa na mayroong mga vlog, diba? Nagkukulom ng mga kung ano-ano. Hindi naman nila nakakapanayam yung mga artista. Correct. Hindi sila makapenetrate dun sa loob, di ba? Medyo nalulungkot kami sa ganung estado, Mama Jing. Kasi ang dami biglang nagsusulputan ng mga showbiz wannabe. Wannabe daw, di ba? Di, totoo yun, Ambet. Kaya nga kanina sabi ko, ikaw yung isa sa mga pinakamatatalino, no? Na showbiz authorities na kilala ko. Eh, kasi nga naman, di ba? Di naman sa pag-ano, di ba? Parang minsan pinabili lang ng suka, di ba? Tapos yes, may nasagap na chismis, eh, ano na. Showbiz authority na kumukulong. Kaya yung mga iba, yung mga ibang bago lang ngayon na mga followers or yung mga karamihang bashers, kasi meron din akong online channel ngayon, nako, naluloka ako sa kanila. Kung makapambash, akala mo, kilalang kilala ko. Siko, mag-research muna ako kayo kung sino si Ambet Nabus. Tiyos! Ang taray ko talaga. Kasi, may nagbabash sa'yo, Ambet. Yung lovable mo, ikaw nga yung lovable Ambetable. Inamabash nila kasi yung mga ibang sinasabi natin or pinifeature natin sa ating YouTube channel, siguro mga idols nila sa naayong nilang nariringan or napababasahan ng pangit, pag hindi paborable sa kanila, nagagalit sila. Kaya binabash nila ako. Eh ako nagsasabi lang naman ako ng totoo, ayon sa aking nalalaman. Oo, di ba? Ganun lang yun. Oo nga. Ikaw pa, di ba? Wala niya ano sabi ni Gloria Cruz, ang sarap kausap ni Papa Ambet. Si Joey Rada, ay, thank hello, you. Ambet. O, alam niyo na bakit ako... Kilala ko yan. Si Joey si Rada, Faith... Go ahead. Ano, handler yan ni Dennis Trillo. Oh, di ba? Alam ko. Oy, kabisado. Si Faith Tino. Si Faith Tangonan, missing you, Tito Ambet Nabus. Hi, Faith. Yeah, magaling din yan. Nag-artista rin yan. Beauty queen yan. Oh, from Guam, di ba? Oh, ito na... Ang galing. Si, ito naman, si Annabelle Villaruz watching from Singapore. O ayan, mga... Hi, mga taga-Singapore. Mga taga-Singapore. O, di ba? O, so, Papa Ambet, itong... Oh, sino naman to? JP Jadol Romero. Pa-shoutout kina Bong Nabus, Aldrin Nabus, Jojo Nabus. Mga kasamahan ko dati. Puro Nabus yan. Kilala mo itong mga to, Papa Ambet? Bong Nabus is a cousin. Kung yan nga yung cousin kong Bong. Pero marami kasi kaming Nabus. Kaya hello sa mga team Nabus. Oo, team Nabus.
Meron ka pala dapat Ambenatics. Ayan. Kasi nung minsan nakakwentuhan ko si Darren, yung mga Darrenatics. Sila ang mga all out, no? So, inimbento nila yung Jingnatics. So, ngayon meron ka na rin dapat Ambenatics. Ambenatics. Diba? Ayan. Okay. So, Ambet, anong ano mo? Anong... Sige nga, kwento mo nga kami, anong naging, nasaan ka nung araw na nagsara ang ABS-CBN? Dalawa yan, yung naglabas ng desisyon ng Kongreso at yung naunang inisyuhan tayo ng cease and desist order na nagbabana tayo ng telon. Ano ba, nasa bahay at binabato ko yung aking TV. Oh. Ito yung sa Congress, ito yung sa Congress. Oh, yung mismo araw na yon na binaba na yung desisyon. Wala na, hindi na ako makaiyak, hindi na yun, you know, honesty. Kasi syempre, 'di ba, kahit naman talent lang po ako diyan sa ABS for almost 17 years. Eh marami akong Yeah, marami akong naging racket dyan, Mama Jing. Kasi hindi lang po ako umuupo bilang anchor sa mga programa ko sa DZMM. Ako rin po'y editor din. Nagsusulat din ako sa mga ibang platform dyan. Nag-host ako ng mga events. Nagko-co-manage ako ng mga ibang artists, mga singers mula dyan sa Star Music, sa Star Magic. May mga artista tayong tinutulungan. Ninahandle natin ang publicity at ang management ng, yan, sa pag-manage ng career nila. Ano pa ba? PR ako at publicist ng napakaraming mga programa mula sa It's Showtime hanggang sa mga teleserye sa gabi. So, kumbaga, yung iniikutan kong mundo dyan, although kahit sabihin natin no work, no pay, natural lang naman na magtatrabaho ako, binabayaran ako. At kung masipag ako magtrabaho, di malaki rin ang kinikita ko at nagbabayad ako ng tax. Ganun lang yun. So anyway, to cut the story short, sa dami ng mga nakatrabaho ko dyan at sa dami nga po ng inikutan ko dyan, minsan pa nga, Mama Jing, lumalabas pa ako sa mga teleserye at mga pelikula. Ay, correct. Oo. Oh, di ba? May bayad din talent mo doon. At ako lang yata ang extra. Extra! Ako lang yata ang extra na nangangarag ko ang mga direktor. Take note. Oh, same mo, di ba? Takot sa akin ang mga direktor. O, di ba? So, mga ganun lang. Kaya, sobra akong, wala. Hindi ako makaiyak eh. Parang sabi nga ni Kuya Boy Abunda, yung sadness, yung pain, parang dadalhin mo ng matagal na panahon. Kasi, yun na nga. Pero, syempre, araw-araw kailangan nating mabuhay. We have to move on. And, isa nga itong platform na ganito na kung namimiss man tayo ng ating mga maraming salamat nga muna sa dahil na nakipag-collab ako sa iyo ngayon o ikaw at ako yung i-ginest mo dito. So at least kahit papano, na-reach natin yung mga audience mo at nakikita pa rin na may mga paraan naman para sila'y madibang nina natin at mabigyan pa rin ng tamang impormasyon at entertainment. Oh, diba? Correct. Oo, ano tayo, Papa Ambet, usap tayo, marami tayong mga planning, planong kuning. Ay, nako. So, Papa Ambet, yung mga, nakausap mo na ba yung mga artista natin, mga iba pang mga, kasi nga, yung mundo no, ng Kapamilya Network, eh, nagalugad mo na, lahat na yata ng sundok mo, from news to entertainment to music. Anong mga kwento-kwentuhan ninyo nitong mga nakaraan? Ayaw namin mag-dwell doon sa kalungkutan, doon sa or yun doon sa sinasabi nating aminin ko rin, diretso ko sasabihin yung salita. Gagamitin ko yung salita, patawarin ako, yung salitang hatred. Kasi normal yun na naranasan or at least ako sa akin personal na pakiramdam. Naramdaman ko talaga, magagalit at magagalit ka. Pero at the end of the day, mag-a-analyze ka rin kasi bilang tayo mga sundalo dyan sa ating pinaglilingkurang network, may mga bagay-bagay talaga na beyond our control. Alam natin yon. So, yung pagharap na lang, pag kami nag-uusap-usap, iba-ibang departamento, iba-ibang aspeto, nalulungkot ako lalo na recently, yung huli kong mga nakapanayam, yung mga kaibigan, mga kapamilya natin na nandoon sa film archive natin, department. Ito yung departamento na nandoon ng aking kaibigan at minamahal na si Leo Katigbak, siyang namamahala dyan. At tawag dito,
nakakalungkot lang kasi 'di ba, ito yung departamento ng ABS-CBN na nangangalaga para dun sa isang parte ng ating kasaysayan, kultura through the film medium na nire-revive nire-revive natin mga pelikulang inaayos para yung mga henerasyon ngayon at henerasyon pang darating makikita nila na ang Pilipinas kahit noon pa man world class nang maituturing, di ba? At nagiging parte ng kasaysayan natin dahil may mga produkto tayo na pelikula na kung saan nakikita natin yung kaugalian ng Pilipino, ang ating kasaysayan bilang mga Pilipino, mga kanta natin noong araw na napipreserve supposedly sa ganung sa forma ng medium na film, di ba? So yun, medyo malungkot na malungkot ako sa parting niyo kasi parang paano na kung wala na mag-iintindi ay ang gobyerno naman, again with all due respect sa nasa gobyerno diyan kung sino mang nandiyan diyan or anong ahensya man yan, parang hindi nila pinapansin yung isang bahagi ng kasaysayan ng kultura natin na kung saan sinasalamin yung pagiging Pilipino natin bilang Pilipino. Diba? Yun yung may restore. Yun natin magagandang pelikula. Correct. Yes. Yes. Exactly. So, alam mo, yun, alam mo, Papa Ambet, ano nga eh, kahit ako parang na-shock din ako kung gaano kalawak ang ecosystem no ng ABS-CBN, yung ABS-CBN universe. Grabe, no? Hindi ko na-realize until itong nag-shutdown nga na kasi syempre, marami kung ano pala lang yung exposure natin, di ba? Yun lang ang pang-araw-araw mong imahe no, ng ABS-CBN. Yung pala, napakalawa. Kaya yun na nga, 11,000 tuloy no, yung tinamaan na nawalan ng trabaho. Ganun pala kalaki. Mapalad na nga rin ako kasi sinasabi mo nga, yung ibang parte na yan, nagalugad ko kasi yan dyan sa ABS sa bakuran natin. Mula sa film restoration, kahit hanggang doon sa mga proyekto man ng Yumao at minamahal natin si Ma'am Gina, Gina Lopez, yung kanyang bantay bata, kanyang kalikasan. Naging volunteer ako sa mga yan eh. Tapos yung sports, na kung saan ibang aspeto rin. Diba? So, napuntahan ko at nakita ko na sabi ko, ang daming ginagawa at ang daming mga subsidiaries ng ating palang nung nawala yung totally ano na saan napupunta ano nang gagawin sino nang sasalo yun Alam mo ano Papa Ambet nawala sa show kilala, no? Pero mas tumaas yung paghanga ko sa iyo kasi and I'm not just pulling your leg kasi yesterday nagkano ako ng youth training no leadership talk sa mga FEU, ikaw favorite mo, mga taga-FEU, tama ka. Sa mga taga-FEU, tama ka. So, na-appreciate ko lang yung kwento mo ngayon kasi hindi ko akalain ganun ka dami na rin yung pinagdaanan mo na even as a working student, ang dami mo nang ginawa. Kasi yun yung shinare ko sa kanila kahapon. Sabi ko, bata pa kayo, di ba? So, magbing bukas sa lahat ng pwedeng gawin, anything and everything, wag mabilang, parang maging sponge kayo, no, na lahat talaga ng exposure, you expose yourselves, and then, para mahanap nyo rin yung passion nyo, kasi sabi ko, pag ginagawa mo yung isang bagay na yun yung passion mo, hindi ka talaga magsisisi, kasi yan yung bagay na kahit di ka bayaran, gagawin mo, at yan yung bagay na you'll always go over and beyond the call of duty in doing, no? Hindi dahil nga sa may kapalit, kung hindi, yun yung natural sa'yo, kasi nga passion mo, di ba? So, ngayon iniisip ko, dami ko palang pinagdaanan, Papa Ambet, no? And, correct. Ang galing mo rin, no? Kasi ang dami mong, nahasa ka talaga in every aspect. So, parang mahirap kang ikategorya in a particular, Diba? Pero hindi naman, meron man tayong mastery sa mga ilang aspeto. Kaya nga, isa pa mamaging na gusto isingit sa ginagawa natin. Kasi ako, binaiimbitahin din ako ng iba't ibang mga organisasyon, mga advocacy groups na mag-share sa kanila ng aking mga naranasan sa industriya man o labas ng industriya. Pero parati kong binibigyang diin, yung wag nakakalimutan dapat ng mga batang ito ang isang bahagi ng kasaysayan na talagang
siguro pilit binabago or itinatago sa atin ng mga nauna sa atin or kasabayan natin sa ngayon or tinitwist siguro. So ako binibigyang diin ko yung gano'n kasi sabi ko, kung hindi ka kasi, kung hindi mo mamarkahan o hindi mo tatanang ganun, ang ganitong bahagi na kasaysayan, wala ka rin pagdating mo sa future. Ang lalim nung sinabi ko, ano ba yung panghugot na pelikula yan? Diyos ko! O kita nyo nga. Oo, nagpapashout out. Oo nga, tsaka nasisilip nila, papaambet yung iyong ano, mas malalim. Oh. Malalim daw. Hindi naman. Hindi. Kasi syempre tayo sa Universidad ng Pilipinas, sa aming pamantasan, hindi namin tinatanggal yan. Kaya nga ako'y lubos na nalulungkot din pag meron ako nakikita mga leader politiko na galing din sa kung saan din ako nang galing at kung saan din ako hinulma. Tapos biglang nag-iiba pag nasa gobyerno na sila. Nalulungkot ako. Pero ako, meron akong lakas ng loob at boses para pagsabihan ko sila, lalo na yung mga kaklase ko talaga. Nakaklase ko talaga at mga nakasama ko nung araw. Diba? Parang, hoy, bakit ka ganyan ngayon? Chuchu-chuchu. Tapos dinadaan ko na lang in a showbiz manner, showbiz way. Eh, medyo yung iba tinatablan pa, pero yung iba makapal na talaga ang mukha. Sorry. Chos! Ko naman papaambit, lovable ka. Kahit na magtaray ka, parang hindi pwedeng magalit sa'yo eh, diba? Pero papaambit, yung mga, eh kasi nga sabi mo naman, sa'yo na nanggaling, no? Marami kang kaibigan ng mga politiko. Eh meron ka bang kaibigan na bumoto laban sa ABS-CBN franchise? Marami! Ano, tinext mo ba? Tinext mo ba sila? Ano bang, anong... Hindi ko lang sila tinext. Nilawagan ko pa sila, kinausap ko pa sila. Oh, pero siyempre, hindi ko lang papakalala kung sino-sino. Well, iba kasi eh. Iba yung panahon. Na sinasabi nata porma ng gobyerno na kung saan may namumuno ano sila. Ano mo tinawagan, Amber? Ay, personal kong tinawagan. May mga telepono, may mga numbers. Oo, so ano nga sabi mo? Hoy! Kuha, ano? Di siyempre, yung the usual Amber, sabi ko, hoy, grabe ka naman, di mo malang ako kinonsulta, di mo malang ako kinonsulta, dapat may magagawa ako. Hindi. Wala lang. Eh, sabi ko, una, pinahayag ko na gusto kong sabing inirerespeto ko yung ginawa ninyo, ginawang pagboto, yung kung paano ang ginawa mong batayan or basehan, kung bakit nag-arrive kayo sa ganyan. Pero may gusto lang din akong sabihin personally na ako bilang kakilala mo at naging kaibigan mo in the past. Ganun lang. Diba? So kung tinablan sila, fine. Kung hindi naman, di okay lang din. Eh, sinabi ko na ako bilang tao, bilang empleyado na nasaksihan ko mga ganyan, kasi binabalansi ko naman ang mga bagay-bagay. Kasi hindi naman lahat puro pro, syempre na kasi ganito, kasi ganyan, o, di ba? Kaya lang, syempre, bilang ako yung nakikilala nila ng personal, sinasabi ko yung mga personal ko rin namang nararamdaman sa kanila. So, yun na lang, hanggang doon na lang yung aming emote doon. Di ba? Ayan o! Ano sagot nila? Maliwanag ka sa'yo. O sabi mo, sa presinto ka na magpaliwanag. Yung iba parang deadma lang, tapos yung iba parang yung usual and traditional na sagot na ganun talaga. Oh, alam mo na ibig sabihin nun. Malaman yung ganun talaga. So alam mo na yung ibig sabihin. Kumbaga sa sistema ng gobyerno at pamumuno, well, ganun talaga eh. Hindi tayo ang nandiyan dyan eh. Parang something like that. Talagang ganun. Naku, magagalit sa akin ang aking professor na si Gabby Lopez na nakatutok ngayon. O sina Jen Tariela, sina Digna Matubis Villasana, Alma de los Angeles, ang dami. Si Eric James Acuna, yung basketball player namin. Si Jerome De Assis, si Sir Gabby Lopez, Corazon Ignacio. Si Ralph Labitag, hi Ralph, taga atin yan. Si Sarah Vina, si Sarge. Love natin si yan, Ma'am si Maria Ralph. Ravanilla, si Ma'am Maria Ravanilla, yung dating regional director regional director ng Department of Tourism sa Bicol. Hello po, Diyos Maray Nabanggi po. Parang programa ko na binabati ko, ha. Go, Boy, go, si Caragay, go! Claro Espiritu, Mamu Andrew De Real at mga kaibigan natin sa comedy business, comedy industry, stand-up comedy. Yes. Aha, dami si Claro Espiritu. Ang dami naman. Ang saya-saya naman pala dito, Mama G. Si Alice Katchamko, super excited na ako. Kay Ambet, si Marla Reyes, ayan, si JP Romero, si Sir Ambet Nabus ay pinsan ng kasamahan ko sa work dati diyan sa Pampanga. Taga Lagonoy sila, Camarines Sur. O, tamo. Lagonoy, Camarines Sur. Lagonoy, okay. Chawi yes, Esteban, po. Si Juni Valdamor, Ruby Tanhay, ayan, shout out kay Daryl at kay Brian, si Mike Badwa,
sino di, si Lily Ginto, Ryan Leno, Lur Fasciol, ayan. Meron pa dito mga Geraldine Salvador from Kuwait, si Pentay Rodriguez, oh, Piculana rin, Papa Ambet. Yes. Samahan nila ko na Gina sa, ano, sa Vera Maray Perez. Maray na banggi po. Yes! Yeah. Uy! Manay Gina, na nabigyan ako ng award dyan sa FAMAS, ha? Yung pamilya ni Manay Gina Perez. Anong award mo doon? Vera Perez, oo. Yung, ano nga bang award ko? Yung local. Ano, yung, yung kanilang, basta, ano, yung kay Tito Pinggoy. Yes, correct. Yun. Outstanding something sa media. No? Wala. Pasensya po kayo na ano. Kasi binabasa ko yung mga messages. Oh. Si Bart, si Romani, sa Sultan Kudarat, hello po. Yan. Nagdi-direct-direct na tayo ng mga shows. Si Mercy Montemor, ang darin. Maraming salamat. Oh. Mama Jing, ang sarap ng kwento. Ang daming nanonood. Oo, ito paano pa na si tayo Shawi pag-uusapan natin? Si Annabelle Villaruz from Singapore. Si Maria Tiara. Oh, mga taga-Singapore. Si Gloria Cruz, ang si sarap Mel naman kausap ni Papa Ambet, sabi niya. Oh. Si Melvin Manuel. Hi, Melvin. Namimiss ka na ni Niyong. Oo nga, Melvin. Si Melvin, namimiss na rin yung Bonchon. Ah, yung Bonchon. Oo nga. Bonchon si Melvin, wala na. Wala na ako sa town and country. Lumipat na kami. Meron na kami sariling kingdom dito somewhere. Malapit sa bundok. Oh, di ba? Ang saya. Bumalik ako sa bundok, Mama Ching. Oh, so mas malayo ka pa ngayon sa town and country? Malayo na nga yun, ha? Correct. Oo, mas malayo ako ngayon. At least dito, nakakapagtanim ako ng mga gulay, okra, talong, kamatis, mga ganyan. O si Sonia. Ako ngayon. Si Sonia Odnimer. Wow, miss you na po, Papa Ambet, pati si Gretchen at Papa Ogi at Papa Oji at si Awel Paz. Miss ko na ang Showbiz Entertainment. Forever Kapamilya. JP Romero, ang saya-saya nyo naman panoorin. Ricky Rosal. Yes. Magandang gabi po. Sonia, ayan, Odnimer, nakabasa na natin. Si JP Romero, pinsan ka daw nila, Sir Ambet. Magkakapatid yung binanggit ko ng mga Nabus. Kasama ko sila sa work yes natin sa Pampanga. Ayan. Salamat po. Ang dami ko po talagang kamag-anak, o di ba? Si Alice Kachamco. Si partner. Nakakawala ka raw ng problema. Nakakawala ka raw ng problema. Ulit, Papa Ambet, ano yun? Ano? Si partner Gretchen Fulido, nakatutok din. Uy, Gretchen! Kwento mo naman kami. Ano mga plano? Diba? May chika pala ako sa'yo on the side. Pero hindi pwede on air, Papa Ambet. May kinalaman kay Gretchen Fulido. alam nyo, pag naalala ko, pag Sunday, ang namimiss ko, yung mga behind the scenes, kumbagang mga chikahan natin na yes, ako, mas juicy pa at mas nakaka-intriga pa kaysa sa mga binobroadcast namin. Kasi oo, hindi nga pwedeng yun ibalita. Oh, dami. O pagpasok na nyo, pagkagaling ko kunwari sa ASAP Live. Ay nako, dami ko na pupulot na chika, kaya lang, kasi mahal ko si Papa Piolo, mahal ko si ganito, mahal ko si Sarah, mahal ko, hindi ko na muna i-chika. At saka yung mga hindi mo na mahal, Ambet. Yun ang di ho namin makalimutan sa kwento ni Papa Ambet. Yung mga hindi na niya mahal. yung mga hindi ko na mahal. Yung mga hindi mo na mahal. Yung mga na-delete na po niya sa kanyang, ano, sa kanyang friendster. Nakakaloka. Uy, si Armand Sol, nanonood sa atin siya gumawa ng art card mo, ha? Ano to, bossing to sa news. Pero dahil maraming panahon ngayon, eh, ginawang kanya ng art card. Sabi ko, VIP naman ni Ambet. Si Armand Sol lang gumawa ng art card. Wow! Thank you, Armand! Ibang level. Nakatuwa. Papa Ambet, ito, buti pa nga, parang magandang segue itong pinadala ni JP Romero sa mga showbiz chika mo. Sabi niya, umaasa pa rin kami na matutuloy yung niluluto ninyo na makuha ang Zoe Channel. Kung saan channel, at kahit saang channel pa, basta ABS-CBN susuporta kami. Sana matuloy ang negotiation. O, meron ka bang chika doon? Zoe Channel. Zoe, hindi ko narinig sa iyo yun. Sa kanila ko lang narinig yan. Dahil, ewan ko, basta ako, maraming umaalok sa akin, pero ayoko muna. Masaya ako nagtatanim ng mga gulay ngayon. Diyos! Wala tayong ano, pero pag mayroon pong balita, kasi kagaya nga ng mga binalita ko rin sa aking YouTube channel, yun nga, sina Katunyi, sina Ka Jerry,
Tapos, yung mga may alok-alok kay ganito, kay ganyan, eh, aantabayanan po natin yan. Pero pagkapamilya ka, basta susubaybayan nyo kami. Sundan nyo lang kami, kapamilya. Ganun lang yon. Di ba, Mama Jean? Mm-hmm. Totoo yun. Tsaka sabi ko nga, Papa Ambet, eh, kahit naman saan tayo makarating, yung tatak ABS-CBN, nandun na yun. Yung yes. Tatak ng excellence, di ba? Tatak ng, sabi nga, credibility. And then, of course, yes. Yung tatak ng creativity, di ba? Tsaka yung, ano, mm-hmm. yung relationships. Nandun na yun. Di mo na yun maaalis. Diba? Tama. Correct. Uy, teka, Papa Ambet, yung phone-in question, di na nila alam yung phone-in question, di ba, no? Panahon pa ni Ate Luz yun, Papa Ambet. Phone-in question. Phone-in question. Ni Mommy Rose. Habang nanonood sa atin. Na ikakasal na si Piolo at si Casey. Tinatanong ni Mommy Rose yan? Yun ang kanyang phone-in question. Sabi niya, pakitanong. Ayan, no? Tanungin mo nga parang kung totoo, ano naman, kakasal na si Casey at Piolo. Mami Rose, parang hindi naman. Parang wala naman akong, parang malayo sa bisinidad yung salitang kasal para sa dalawa. Kasi may magkaiba silang, ano eh, may magkaiba silang karelasyon. Ah, mm-mm. Talaga? Oo. Yun ang alam ko, ha? Sa akin, meron kasing nakalagay, finally engaged na kay Piolo si Casey Concepcion 6 days ago sa YouTube. Yan. Saan? YouTube post. Hindi yan totoo. Wala so yan. Fake news pala to. Parang. Oo, okay. Diba? O, oo. Diba? Mag-hello ako kay Paula Mayor, Ina Alegre, o kaya si Jennifer Mindanao Cruz, nanonood ngayon sa atin, nakatutok. At ang aking kaibigang si Joy De Leon, ang pianono girl. Ang pianono girl na masarap na nagpa-pianono. Social, di ba? Taga dyan lang naman yan sa ano, Loyola Heights. Loyola Heights daw, social, no? Talaga? Masarap ang pianono niya? Oo, oh, nag-order na ako. Ang problema, hindi kami magkakontakan kung paano i-deliver dito sa akin sa bundok. Kasi nga nasa bundok na nga ako nakatira ngayon. Saan nga yung bundok na yan? Pwede ba bang sabihin o secret yan? Off the record ba yan? Secret pa muna, pero malalaman mo rin. Kita mo, bundok na maganda, nakakapag-live tayo o nakaka-call tayo. Oo nga, in fairness. Siguro ang taas ng bundok na yan. Correct. Sa bagay, ikaw nang maging close kay MVP. O, di ba? Yun na. Oo nga, ang yabang ko. Maraming salamat, MVP, Mama Shakeable Revilla. Thank you very much. Sinakapatid na Marisa Conde at sa mga taga-PLDT. O, di ba, smart. Alam mo yan. Pero pag nilipat ko lang, two days pa lang ako dito sa aming maliit na mansyon, may connection agad ako ng telepono at saka ng ano, ng signal TV at saka ng wifi. Saan ka pa? Parang nakita ko nga, diba? Sa post mo, nasabi mo nga ano ka, lumipat ka. Pero alam, hindi ko pa muna masyadong ano. So secret muna. Hindi ko secret muna. Pag tumubo na lang yung mga talong at okra. Pag naka-harvest ka na. Oo. Alam niyo yan, ay, ang isa pa nating online. Eh, yan ang isa pang namimiss ko kay Ambet. Kasi alam mo ni Ambet, sanang may pinakamasasarap na pagkain. Mga dinadala niya sa ABS-CBN ang sasarap ng pagkain. Ano, Ambet? Totoo, oo. Namimiss ko yun every Sunday, no? Diba? Oo. Nag-dinner-dinner tayo, merienda. Ano, hindi lang showbiz, pati sa pagkain. Ang ano, culinary. Ang sasarap ng mga pagkain. Ano, Papa Ambet? Yes. Mm-mm. O, Papa Ambet, and Soriano is watching. Mm. Hello. And, uy, Papa Ambet, may mga nagpapakwento tungkol kay Pokwang. Lulipat na raw si Pokwang sa TV5. Nagpaalam ba siya? Nagpaalam yata na may siya. May programa na siya sa TV5 kung saan nakakasama niya sina Poli, tama ba ako, Pauline Luna, si anong programa niya? Meron siya parang game show doon eh. Tapos may morning show din siya. Dalawa yata ang programa niya. Di ba? Kasi nga TV5, di ba, marami rin mga channels ngayon. Meron silang Signal, TV, Action, tapos yung TV5 mismo. Tapos, basta meron. So, ang daming pinaglalagyan para sa kanila. At nakakatuwa, mabenta ang mga kapamilya artist. Diba? Oo, kasi may mga, dahil nga sa mga bagong shows na to, silang madalas na kinukuha ng mga guest or mga bisita. And may mga naririnig ako, Mama Jing, na may mga ilan na nagne-negotiate na para maging kapatid na sila, na may kontrata na sila sa kapatid. Ganon. Mm-mm. Pwede mo na bang sabihin sino yung mga nagne-negotiate na yan? May napakinggan akong ano, ha? Ah, pero I think binanggit mo rin sa isa mong
YouTube episode, yung kay Yorme? Yes. Oh, pero hindi confirm naman kapag ni Yorme. Confirm ba yun? Pinag-uusapan na mag-host siya ng isang game show. Ang problema, hindi ko lang alam kung anong sanction nito or kung ano-ano ng LGU dito. Kasi di ba, pag public official, pwede ka bang ganito, blablabla, bla, hindi ko pa alam. Pero isa yata siya sa kinukonsider na mag-host ng isang game show. Yun. At syempre, alam natin na yung programa ni Madam Kris Aquino, ng aking kumaring Kris Teta, ay medyo nagtitake lang ng time. Pero very soon, i-era din siya sa TV5. Aso tuloy yun? Kasi may nag-chika sa akin na baka daw may political reasons kung bakit hindi na tuloy yun. Meron talaga. Merong political reasons, merong mga rason tungkol sa negosyo, pero pinaplansya napaplansya naman daw lahat na pag-uusapan. Kaya lang siguro si Kris, kilala naman nating medyo maselan yan pagdating sa mga technical aspects. Gusto niya lahat perfect, maayos. Mm. So baka may mga ganung requirement lang. Plus, siguro gusto niyang palampasin itong August na buwan ng August kasi ghost month. Alam mo naman si Kris. Mapaniwalain correct. Na. So block so, time yun, di ba, Papa Ambet? Yung kay Kris. Correct. Mm-mm. Black timer Lock sila doon sa TV5. Mm-mm. Okay. O ito, may nag-private message sa akin. Ayaw magpasabi ng pangalan. So buti daw pumayag ang TV5. Samantalang dilaw na dilaw si Kris. Baka daw ang MVP, kagalitan ng digong government. Bakit binigyan ng airtime ang isang dilaw? Anong reaction mo doon? Ayaw magpakilala. Wala. Pagdating sa dilaw, pagdating sa pula, sa blue, dead ma po ako dyan. Kasi kagaya ng aking background, kita mo, iba-iba rin kulay, pinaghalo. Kung kaya naman po na, para Miss Universe ang sagot ko, ha? kung kaya naman natin na ayusin yan sa paraan, sa mga kaparaanan na mas magbibenepisyo ang sambayanan at mas marami, why not hindi bigyan ng pagkakataon? Kasi pwede mo namang ilagay sa kontrata o stipulation ng ano mo na, for as long as hindi ka mag-dwell or mag-promote or mag-advocate ng mga political whatever dyan, pwede naman siguro yan. Oo. Tanggalin muna yung mga kulay-kulay na yun kasi minsan dyan tayo napapahamak eh. Chos! Pero posible ba? Dyan tayo napapahamak sa mga kulay-kulay. Posible ba yun ang rason itong pinadala dito ng ayaw magbigay ng pangalan o ayaw pa-ere yung kanyang pangalan? May sinasabing isa yun sa mga factors kung bakit na parang urong sulong. Pero sabi ko nga kanina, Mama Jing, na kumbaga kaplancha-plancha naman, pwede naman planchahin. Ano ba pag ginagawa pag pinaplancha? Di inaayos. Sinisystematize, di ba? Tapos parehong parties ay pinakikinggan ng bawat panig. At parehong siguro beneficial doon sa dalawang partido, hindi lang isa. Parang ganon. Yun. Okay, so ibig sabihin, yung mga galit kay Kris, may mga galit ka na kay Kris, no? Of course, mayroon ding love siya, no? Si Kris naman, parang Corina Sanchez din yan, di ba? Maraming poles talaga, no? Yung extreme, you either really, really love them or you really, really don't like them, di ba? Ganon din. Correct. So yung matagal ko rin nakatrabaho yung dalawang niya. Parehong maldito ang buhay ko. Pero mga love ko yan. Just mga love ko yan. Saka maganda yung ano. Parehong maldita daw talaga. Nalungkot ako nung nawala yung kanilang ano show. Ano pangalan ng show nila dati? Yung ano, Corina and Kris? Morning Girls. Ayun na ba yun? Morning Whatever with Kris and Corina. Morning Girls nga yata. Kasi, pareho strong women, pero ano, no? Yung kanilang chemistry, in fairness, may chemistry sila, hindi sila nagsasapawan. Oo naman. Pero pag sa harap ng camera, syempre iba. Pag sa likod ng camera, syempre iba. Ang daming ganong showbiz, no? Diba? Dyan sa Morning Girls, if I am not mistaken, Mama Jing, kung hindi ako nagkakamali, dyan sa Morning Girls show na yan, talagang ni-reveal ni Papa Piolo, Mami Rose, na-crush niya si Corina Sanchez. Oh, di ba? Talaga. Binulgar ni Piolo kung gaano niya. Ang nagbulgar pa yata ay yung mami ni Piolo pa ang nagsabi na, alam mo ba, kaya hindi makatingin sa'yo si Piolo, ganyan-ganyan, kasi ang laki ng pagkakagusto niya sa'yo, ganon. Wow, yan pala ang ano.
Ano pang mga behind the scenes, Papa Ambet, na pwede mong i-reveal, no? Na kumbaga eh hindi mo makakalimutan. Hello, dami. Madami, pero yung mga pwede mong i-reveal. O huwag ka na magsabi ng pangalan. Or yung hindi mo pwede reveal, pero and yung mga or alam mo namang nangyayari pero hindi mo masabi. Tapos eventually pumutok. Yung mga ganun. Sa dami wala akong maalala. Kunyari si Papa P, o love na love mo si Papa P. Maraming mga nangyayari behind the scenes kay Papa P. Tapos biglang, marami kang kwento sa amin. Tapos biglang, ay, eto na. Ito na yung kinikwento ni Papa Ambet, di ba? Lumabas na. Ito na pala yun. Ano nga, mamadami kasi, Mama Jing. Kahit nung mga panambasa, ang pinaka natatandaan ko, pag gabi-gabi kasi ako nung nasa I2I, nasa studio ko, ang daming nagaganap behind the scene, lalo nung kasagsagan ng mga panahon ni na Alma Moreno, Jasha Padilla, Dolphy, tapos hanggang kay Sharon Coneta, Gabby Concepcion, hanggang sa mga recent ngayon, yung Judy Ann Santos, Piolo Pascual, Ryan Agoncillo, sino pa ba mga latest, hanggang Gretchen Barreto, ang dami rin mga behind the scene na kwento ako na witness dyan, Dina Bonavi, sa mga bagets-bagets, si Julia Barreto siguro, masasabi kong si Joshua Garcia. Ayaw kayo mapagalat na lang. Uy, si Jo... Uy, ito. May phone-in question dito. Anong chika, latest chika kay John Lloyd Cruz? Babalik ba siya? Wala nang free TV eh. Pero ano nga bang balak ni John Lloyd Cruz? Nung nagkausap kami bago mag-Christmas, that was December, mga third week ng December, nagkausap kami at parang nagpaparamdam nga siya na sabi niya, kasi naging publicist po ako ni John Lloyd for quite a while. And isa siya sa mga talagang masasabi kong inalagaan ko rin naman, ang boga-boga. Nung nagkausap kami bago magpasko, sinasabi niya na parang, may plano siya na ngayong 2020, pero parang sa production, as either as co-producer, producer, magdidirect, or magsusulat, may mga ganun eh. Tapos gusto rin niyang ituloy yung plano sana niya na maging newscaster. Alam mo ba ang pangarap niyang maging broadcaster? Talaga? Yung mga pinapanood niya sa... yung pinapanood niya sa DZMM mula diyan kina... Ay, idol niya yan, sina Katunying, sina Vic de Leon Lima. Parang sinasabi nga niya gusto niya magka-show sa DZMM. Yes. Noong mga time na ako pa nag-PPR sa kanya. Tapos, ang plano is, ngayong 2020, ang nangyari ganito, pagpasok ng January, February, wala agad. Nag-pandemic na tayo nag-lockdown na, ang dami ng quarantine. So, hindi kami nagkakausap. Pero, feeling ko, ang gaya ng isang John Lloyd, hindi naman Mama Jing basta-basta mawawala sa industriya. Correct. Either nakaharap sa camera or behind the camera. Ang dami ng knowledge ng tao na yan, ang daming wisdom, ang dami na rin experience niyan. Totoo yun. Tsaka pag may talent ka talaga, di ba? Kaya nga tinan mo, ang Ambet Nabus, hindi kinakabahan kahit wala ng TV, free TV, di ba? So pareho tayo. Dapat lang. Hello. Di ba? Pero kasi Ambet, kaya nga binabanggit ko na yung experience mo talaga maraming matututunan ng kabataan. Kasi yun din yung sinabi ko kahapon. Kailangan flexible, kailangan you know how to adapt to change. Kung gusto mong hindi ka mawala ng relevance, di ba? Para secure ka sa kinatatayuan mo, di ba? Kailangan change and constant learning. Correct. But remember, sa pag-adapt mo sa change, kinakailangan mabuo mo rin yung sarili mong pundasyon na ikaw yun, na matibag man, magkaroon man ng mga bagong administrators dyan, magkaroon man ng bagong sistema ng politika, gobyerno, ng ekonomiya and everything, tatayo ka, bongga ka, gano'n. Tama. Ito, may question dito. Si Ellen Adar na pa ba daw at si John Lloyd Cruz? Ang alam ko po, hindi na. Nag-uusap na lang sila para dun sa kanilang anak. So may girlfriend ba ngayon si John Lloyd or si Ellen, meron mang boyfriend? Hindi ko na itanong 'yan.
Pero siguro naman meron silang ano. Bakit sila nag-break ah, Papa Ambet? Hindi naman sinabi ni John Lloyd. Siguro nagkasawaan. Nagkasawaan daw. Oh. Diyos ko, ano ba yun? Wale. Hindi. Ano ba yun? Bilis naman, Papa Ambet. Eh, ganun talaga eh. Alam mo naman ang panahon ngayon, lalo na with the, ano, sa social media, ang bilis ka nakakakuha ng mga bago, no? Kaya yung mga, ito i-address ko rito sa mga kababayan natin nasa ibang bansa, kaya sana mas matatag yung pundasyon ng pagmamahalan, lalo na yung mag-asawa. Kasi nalulungkot, isa sa mga kinalulungkot ko, yung every time na nakakabalita ako na dahil nakilala sa social media, sa Facebook, sa ganyan, sa Twitter, Instagram, iniwan yung asawa dito, pamilya, biglang hindi na inintindi kasi may nakilala doon na bago. Eh, wag natin gayahin yung mga artistang napapanood natin. Just! Wag natin silang gawing ehemplo kasi, di ba, may mga kanya-kanyang dahilan at rason. Especially doon sa mga magkarelasyon na talagang biniyayaan ng mga anak at nagkaroon ng mga ng sakramento ng kasal. Wag naman ganoon, di ba? Naging pari na rin ako ngayon. Di ka na papa, father ka na. Father Ambet. Uy, Papa Ambet, ito, may tanong kasi ako eh. Itanong, Kris Aquino, sino daw ang love life ngayon ni Kris Aquino? Ang sabi ni Kris, talagang diretso ka, ang sabi ni Kris, tinali na niya ang kanyang puso. Iginapos na niya ang kanyang puso. Kasi mas magpo-focus na lang daw siya. Ha? Hanggang kailan niya igaginapos? Hanggang 2022! hanggang next year. Eh, 6 na buwan na lang next 20, year na. 2022, Mama Jing. Hanggang sa susunod na eleksyon. Ay, nako, si Kris talaga. Pero hindi. Sabi ni Nick Nangit. Bonggacious ka raw. Nick Nangit. Yes. Hi, attorney Nick Nangit. Pati na rin kay Tito Ed Ponce at kay ano Delin Gomez. Dami nagtitext, In fairness sa'yo. So si Kris, tinali na raw ang puso. Okay. Sino pa ba yung mga tanong dito? Si ano, Yorme Patao, tutuloy ba raw tumakbo ng vice president o president? Hala, hindi ko alam yan. Baka kayo lang naman nagpupush niya. Pero syempre, ang mga tao kasi pag nakikita nilang masipag, nakikita nilang ito yung sa palagay nila. Parang si Vico Soto, pinupush na nila sa mas mataas na posisyon. Pero kaibigan ko yan, si Yorme, pabayaan na muna nating magsilbi at gampanan niya yung kanyang mga gawain dyan sa lungsod ng Maynila. At kung saan pa man niya gustong magsilbing, kaya niyang sakupin or sakupan. Oh, ganun lang yon. Just cry. O ito, uy, usapang mayor. O ito, nagtatanong. Si Bistek, kumusta ba si Bistek? Papa Ambet, may balita ka ba kay Bistek? Ay, paring Bistek. Yeah, kailan ba kami nagkausap ni paring Bistek? Kailan ba? Mga a month friend ago? Friend ko si Eloisa. Hi, Eloisa. Oh. Hi, Eloisa. O, si ano, si Tates. O, kumari Tates. Naman. Birthday ang anak nila na si Harvey. Yeah, kamakailan. Last week lang nag-birthday sa Harvey eh. Yung anak nila ni Bistek. Happy naman si Bistek. Anak nila ni Tates. Yes. Yung artista natin dyan sa nasa Gawin Bulilit dati tapos lumalabas-labas. Binatilyo na. Hi kay Dr. Carl Balita. Nanunod ngayon sa atin. Bilis ng panahon. O so, anong balita kay Bistek? Wala. Basta nagkausap kami last month, pero may mga pinag-usapan kami hindi ko pwede muna sabihin. Diyos! Ganun daw talaga, ano? Secret muna, secret. Di ba? Secret muna. May show siya dapat sa ano eh, ABS, di ba? Kaya lang, di ba? Nagkausap. Yung kina Liza Soberano, siya yung gumagawa ng tatay ni Liza. Tatay, di ba yung biglang naputol sa ere? Oo. In fairness, magaling siya tatay nun ha. In fairness. Correct. Perfect sa kanya yung... Mga ano sila doon. Uh-huh. Oo, na ano, na panadero. Panadero daw, baker. Oo, oo. You see, ano, si Hero, medyo parang, ano, sorry ha, pero parang medyo trying hard si Hero. Pero si Bistek, ano siya, bagay sa kanya yung role. Bagay sa kanya yung role. Naalala ko yung baguette space. So, anong plano daw niya? Anong plano niya? Secret pa, secret. Wala pa, hindi pa. Basta susunod natin pag ano, pag i-ere, baka tatanungin ko kung pwede kong ibanggitin. Diyos! Diyos! Ang daming ganun, ano, di ba?
Ito pa, ito pa. Basta mag-ingat tayo kasi, ano mo na, oh, sige. Ay, ikaw na nga magsabi. Ako naman, nagbabasa lang ako ng text. Ikaw na magsabi kung basagutin mo o hindi. Si Sam Milby, okay, and Catriona Gray. And yung ex ni Catriona, okay, na si Clint Bondad. Bondad. Update, uh-oh, update daw. Ang update dyan, kasi there was a time, 2 months, about 2 months ago, nagkaroon ng ano, parang nagpo-post ito si Clint Bondad ng mga cryptic messages na parang hinahamon niya na maglabasan sila ng, ayokong gamitin yung salitang baho, pero something. Ito, parang ganun. Dami niya kasing alam na secrets na gusto niyang ilabas. Tapos diba, pinaglaruan niya, nag-trending nga yan, pinaglaruan din ng netizens, ng social media world, na sinasabi nila, ang dami mong alam, ang dami mong ano, hanggang dumating doon punto na pati ang isang bilyonaryo daw na Thai, na transgender, tapos nagpapakita pa ng mga picture na may mga intimate moments sila, no? Diba? Tapos, hindi na lang pinalaki, hindi naman pinatulan ni Sam, pero sabi ng mga kaibigan natin na kay Sam, hindi na lang kasi parang ano pa ba naman daw ang mapapala pag sinagot pa nila yung gano'n, kasi maganda naman yung naging samahan ni Catriona at saka ni Clint nung sila, and naghiwalay naman sila ng maayos. So kung hindi daw makamove on itong si Clint, nasa kanya na yon. Pero between Sam and Catriona, okay silang dalawa, especially si Sam ngayon, maganda ang career niya, meron siyang teleserye na pinapanood natin gabi-gabi na napakahusay niya, kasama si Jody Santa Maria at saka si Isa Calzaro. Ang iyo ay akin. Parang ganun yung title ng ano. Parang yun ang gusto sinabi ni Clint Bondad kay Sam Milby. Ang iyo ay akin. Diyos! Uy, may follow-up dito. Ba't daw sila nag-break? Ay, hindi ko alam. Malay ko. Kasi nung lumaban pa si Catriona sa Miss Universe sa Thailand, nadudun pa si Clint eh. Tapos nung nanalo na siya at bumalik na ng bansa, break na sila. Ganun kabilis. Diba? Pero sabi naman ng mga if I remember it right, may mga grupo ako nakausap na talagang Team Catriona that time na lumalaban siya sa Miss Universe. Talagang nagkakalabuan na sila bago pa man lumaban or manalo ng Miss Universe si Catriona. Parang friends na lang sila. Parang nasa cool-off stage sila that time. Tapos pagbalik nga ni Catriona dahil winner na siya at syempre ang dami niyang responsibilidad bilang Miss Universe, natuluyan na, nagtuloy-tuloy na yung cool-off nila hanggang yun. Okay, o ito, si JP Romero, wala bang chance magbalik ang tambalang Juday at Wawi? Fans pala siya, ni Wawi at ni Juday. Oo. Baka po, baka may niluluto malago. Ba dati? May niluluto ba noon? May reunion? Supposedly, parang guesting sa isang episode ng Maalaala or something, pagsasamahin sila. Pero ang mas naging matunog bago pa nag-pandemic, yung supposedly project na pagsasamahan uli ni Juday at saka ni Papa Piolo. Oh, kaya lang, yun na nga. Hindi natin alam kung paano na saan na mapupunta yan, di ba? Habang babatiin ko ang aking kaibigan at kasamahan ko noong araw sa kabataang barangay, di ba, naging presidente ako ng kabataang barangay sa Bicol Region. Ang Max, mayor na ngayon ng Jose Panganiban, Camarines Norte, na si Ariel Non. Happy watching sa iyo, kapatid. Oh, Mayor Ariel Non. Ayi! Mayor Ayi Non. Ayan. At saka si Professor Ron Daniel Ramos, nagpapa-shout out. At sino pa ba? Yun lang. Si Cecil Toto de Pedro. Cecil! Si Cecil ba to? Cecil Tichinko, yung aking ate-ate, itong Di Pedro na to is watching you. Hello po. Okay. Hello. Ayan. Daming nanonood. O si Dr. Carl Balita, nanonood sa atin. Ayan, nangungumusta rin ayan sa'yo. Ayan na nga, binati ko kanina. Correct. Tapos pag-greet daw kay Congressman Salceda. O, di ba? Love ko rin yan, si Joey Congressman Salceda. Congressman Joey Salceda, of course. Ayan. At saka parating ko kinikwento sa inyo yan, si Joey. Correct. Benny Andaya, hello sa'yo. Correct. O ito, may mga tanong pa dito. Tingnan natin ano yung mga pwede mong sagutin. Kasi yung iba hindi mo pwede sagutin. Ito, yung mga pwedeng sagutin ni Papa Ambet. Okay. Ano daw ang latest chika? Ah, latest chika kay Ma'am Charo, may balita ka ba? Kay CSC?
Charo Santos? Si Ma'am Charo. Alam ko, busy-busy siya sa pagtanggap ng mga commercial endorsements, mga beauty products, at kung ano-ano pa. O, doon siya busy. Okay. At ang balita ko, parang may inaayos na gumagawa ng libro. Mga kakausap siya na gagawa sila. Uy, ng table ito. Book or libro. Hindi, maraming mga team team May Ward dito sa ating... Uy, oo. Ano bang update doon sa dalawang yun? Mahal na mahal ko yan. Supposedly may movie yan na gagawin eh. Hindi pa lang... Pero hindi na sila, di ba? What do you mean na hindi na sila? Sila pa rin na stand-em. Sila pa rin na stand-em. Pero hindi na sila... Oo. Pero ano ba, nag-break ba sila? Naging sila ba in the first place? Ano bang... Wala namang inamin na, pero parang in-assume na lang natin. Oh, bakit? Cute naman sila dalawa. Love ko yan. Sobrang. So sila pa rin ang mag-tandem. Mga love teams ngayon. Sila pa rin ang mag-tandem. Yes, Mama Jean. Correct. Okay. Si JP, sabi niya may commercial daw si Ma'am Charo, sabi niya. O, di ba? Para pa alam sa atin diba? Si JP Romero. Hindi kasi nakatutok siya talaga. Hi, Benjamin Hernandez. Benji, hello. Mm-mm. So yung kay Mayward, anong doon, Papa Ambet? Anong update doon? So they're still the love team? They're still a love team? Meron silang dapat project. Meron silang project na teleserye and movie na gagawin. Yun ang, nung bago mag-lockdown, yun ang mga nakaschedule gawa ng mga proyekto eh. Of course, ongoing yung Liskan dapat. Tapos yung pagsasama ng Mayward nga, tapos sino pa ba? Yeah, si Joshua at si Julia Barreto. In fact, mayroon na silang sinushoot ngayon. May teleserye kasama nila sina Gerald Anderson, sina Arcy Munoz, at saka sino pa ba? Yun, mga ganun chika. Okay, so, sino bang anong latest sa mga Barreto? Sino sa Barreto? Sino sa mga Barreto? Si Julia, siyempre, ang in ngayon. Dahil siyempre, recently... nag-followhan na sila ulit kumbaga nagbalikan sila ni Joshua as friend, nag-follow friends sila each other sa kanilang mga social media accounts, tapos parang this time na rediscover nila ang isa't isa bilang magkaibigan, at mas napapadalas na daw yung bonding moments nila at nakikilala nila ang isa't isa dito mga lockdown period na to, mas may time sila para pag-usapan ng mas malalalim na issue sa kanila, considering na before kumbaga masasabi mo mas intimate yung samahan nila. Never naman naging sila pala eh. Ah, talaga? Okay. So love team lang pala to. Correct. Okay. O ito, meron pang mga phone-in questions. Sarah G and Mommy Divine. Si Sarah G ba ay, sabagay ever since naman, yung kontrata niya sa ABS, ay hindi, tama ba ako, hindi exclusive kasi si Viva, ang Viva naman ang may hawak sa kanya talaga, di ba? Correct, okay. Correct. Oo, na under Viva siya. Oo. At okay, ngayon, kasama niya na sa Viva ang kanyang asawang si Mateo. So si aso si Mateo na Viva na, pero may kontrata ba sila sa GMA ngayon? Wala. In fact, may lumabas na chika na di umano lilipat kasi nga ang Viva ngayon, kumbaga, inilalako nila yung mga artist nila sa iba't ibang networks. So, andyan ang GMA, andyan ang TV5. Pero lumabas yung balitang lilipat si Sarah sa GMA. Pero pinabulaanan mismo yon ni Miss Annette Gozon Valdez, yung presidente ng GMA ngayon. Na sabi niya, sana daw. Pero hindi daw po, wala po. Okay. O kumusta daw si Mami Divine? Mama Jing, mas inaabangan ngayon kasi... kung mabubuntis na si Sarah, yun ang inaabangan ng mga kapwa ko popsters. Oh, di ba? Uy, maganda nga yun, na balita. Oh, di ba? Diba? Pero si Mommy Divine, kumusta nila? Tahimik si Mommy Divine at busy sa kanyang mga negosyo. Lockdown. So, behave si Mommy Divine. Ang feeling ano ko naman pag nagkaroon na siya ng apo... Pag nagkaroon siya ng apo kay Sarah, mapaplan siya na yung mga dapat maayos sa kanila. No? Ano kayong reaction ni Mami Divine nung nagsara ang ABS? Hala, di siyempre malungkot kasi ang daming mawawala racket sa kanya. Oo, di ba? Oh, kasi
At ito ha, kung pwede ko lang i-reveal, although nalumabas na rin naman yata ito sa mga balita, kasi diba, yung isa sa mga naging parang agreement nila nung time na ito na nga, na-intrigan na nga, nagpakasal si Mateo at saka si Sara, nagkaroon ng mga iskandalo, gulo-gulo, tapos parang plinansya ito ni Boss Vic, ni Boss Vic del Rosario, yes. Tapos parang nagkaroon sila lang ng kasunduan na sige, yung kontrata niya sa Viva, pagdating sa Viva, concerts, endorsements, kay Sara yan mapupunta, yung mga kinikita dyan. Pero yung mga ginagawa niya sa ABS-CBN bilang coach ng The Voice, a talent sa ASAP, etc., kay Mami Divine yan at sa pamilya. Parang ganun, ha? Correct me if I'm wrong, pero parang lumabas yung balitang yan, Mama Jing, nung time na para ma-plan siya lang at maayos lang at matuloy lang at mawala na yung iskandalo na hinahadlangan pa ni Mama ani Mami Divine yung kasal ni Mateo at saka ni Sara. Mm-hmm. O ito parang ganun hinati. Everyone happy, di ba? Oh. Para lahat masaya. O ito Papa Ambet, may humahabol. Update po kay Main Mendoza. Question from B. Panya. Si Main Mendoza. Andudun. Happy sila. Oo, nandudun sa Bulaga araw-araw napapanood natin. Again, masayang-masaya ako kasi parang sa napapanood ko at nakikita ko sa kanila ni Alden Richards na isa rin sa mga paborito ko, talaga namang ang renewed friendship nila iba. Pero doon sa mga marami kasing Aldab fans na talagang hanggang ngayon nag-iilusyon na sila ang magkakatuluyan at sinasabi pa nga ng iba na sila na nga, pero hindi po may sariling talaga. may sariling issue si may sariling minamahal si Main, meron din naman si Alden, pero bilang magka-love team, bilang magka-tandem, magka-trabaho, solid po silang dalawa, solid na solid yon. Happy ako diyan, ha. Oo, tama naman. Oo naman, lahat naman tayo happy basta sila ay nasa magandang kinalalagyan, o di ba? O Papa Ambet, i-promote mo yung YouTube channel. Yes, sa mga kapamilya ko diyan, o di ba? Mga Mama Jim, maraming thank you, no. Shout out muna ako kay Mama Sherbet Elakad na nanonood ang aming batch 84 ng Mabini Colleges, Lloydal Halgalado, nag-asawa classmate ko. Talagang batch 84 talagang in-announce niya talaga nung high school kami. So anyway, ano po, anong tawag dito? Sa mga gusto pa rin ako mapanood, matutukan, yes, para sa mga latest updates sa showbiz, sa sports, pati na rin sa politika, puntahan niyo po ako sa aking Ambetable channel sa YouTube. Ambetable channel lang ang pupuntahan niyo. Isusubscribe niyo lang yan, isishare, ilalike, at tapos ang dami niyo nang mapupulo doon. At minsan nagpapakontest din ako doon, ha. Malay niyo, mananalo kayo doon ng mga okra at mga talong. Mga okra at talong daw talaga. Ay, nako. Ikaw talaga, Papa Ambet. Oy, Papa Ambet, mag-collab tayo. Namimiss na kita, eh. Sure. Collab tayo, ha. Uh-oh. Ayan. Collab tayo. Namimiss na kita. Hindi lang showbiz. Correct. Hindi lang showbiz. Pwede natin kastiguhin yung mga kaklase kung nasa gobyerno. Kaklase ko daw na nasa gobyerno. Dami. Correct, Papa Ambet. Mm-hmm. Sige, usap tayo. Diba? Alam mo na, marami tayong mga chika, pero huwag na natin sabihin magkang dahil alam mo na. Uy, Papa Ambet, miss na kita. Hope to see you soon, ha? Lumalabas ka ba o talagang bahay ka lang? Yes, pag may mga importante lang na dapat gawin at ayusin, lumalabas ako. Pero bahay, nagtatanim, nagliligpit ng mga kung ano-anong gamit, at sinusubukang balikan yung isang parte ng kasaysayan na sa tingin ko'y magagamit ko sa kasalukuyan para sa aming future ni Niyong. Ang Miss Universe! Oo, matalinghaga ang iyong sagot. Diba? Oo. Uy, pero marami tayong pwedeng lutuin. Kaya kailangan usap tayo. Subscribe to the YouTube channel of Papa Ambet, ang Ambetable, di ba? Ambetable. Walang Ambetable iba. Channel. Yes, Ambetable channel. Walang iba kundi si Papa Ambet Nabus. Galing, Nabus, Papa Ambet! Yes. Mabuhay ka! Maraming salamat din. Nag-enjoy ako. Mabuhay ka rin. Actually, pasensya ka na feeling ko sa sobrang na-miss ko tong ganito. Feeling ko, show ko tong tinasalita. Ay, okay siya, Papa Ambet!
Namiss ko yung tawa mo kasi ikaw lang naman pwedeng tumawa ng ganyan. Parang pag akong tumawa ng ganyan, nakakahiya. Nakakaloka, hindi. Kaya, marami kaya, pa tayong pagsasama. But, excited ako. May mga naiisip tayo. At sige, usap tayo, Papa Correct. Ambet. Correct, oo. Mabuhay ka, lalo mabuhay ka. Yung patuloy, tama, singit ko lang, Mama Jing, ulit bilang panghuli. Yung mga kasamahan ko rin po sa advokasya po namin, yung Gabay Guro, yung Gabay Kalikasan, andiyan pa rin po kami at patuloy po kami iikot-ikot at nagbibigay ng mga talks at mga proyekto para po sa ating mga kapamilya, kapatid, kapuso, ka-team unbettable, ka-chokaran lahat. Correct. Kasi wala namang walang competition, Papa Ambet, no, sa serbisyo publiko, walang competition sa pagbibigay ng impormasyon, 'di ba? Entertainment na kailangan ng lahat ngayon dahil dito sa ating pandemya. Talagang totoo ka. Lahat, no, lahat ng pwedeng magtulungan, lahat ng pwedeng mag-alalayan at magsuportahan. Dapat open arms, no, open arms ang mga ang pagtanggap at ang pagbibigay. Uy, Papa Ambet, bago tayo magtapos, paano yung yearly convention nyo? Di ba meron kayo sa Gabay? Mukhang walang mangyayaring convention. This year. Anong month ba yun, usually? October. Yung teacher's month October. Talaga. So ngayon, baka online na. Baka webinar. Malamang. Online yes. event. Actually, yun ang ginagawa ng mga ibang mga volunteers at mga pillars leader namin dyan sa Gabay Guro at Gabay Kalikasan. Talagang puro online ngayon. At maraming mga scholars pa rin at mga teachers na talaga namang patuloy na isinasabuhay kung ano yung mga advokasya at mga programa namin. Ganon, di ba? Saya lang. Nako, Papa Ambet, sorry, nagpapaalam ko na pero may nagtatanong pa rin. Soldier Heart, ano bang update daw doon? Kay Gerard Anderson. Soldier's Heart. Si Gerard Anderson, ando doon, malabas. Pero ang focus kasi ngayon ng kwento ay nandito kay na Yves Flores at saka dito kay Jerome Ponce. Kasi di ba nauso, Mama Jing, if I may say so, nung lockdown kasi, nauso yung pagkakaroon ng mga BL series. Alam mo ba yung BL series? Okay, ano yun? Boy Love Series. Ito yung kakaibang kwento. Yes. Oo. Yung Together. Yung Together. Yes. Mga Together. Anong mga tawag? Stranger. BL? BL. Oo, BL Series. Boy Love. Naku, favorito mo yan. Oo naman. Sinusuportahan ko sila, no? Diba? So, ang dami mga ganyan na lumabas. Mga bagong artista, mga bagong mukha, mga lumang artista na sumali na rin sa bandwagon, kumbaga na ganyan. And dito sa Soldier's Heart, parang doon na focus ngayon yung kwento kasi itong pagkakaibigan, itong dalawang sundalo na sa karakter ni Yves Flores at saka ni Jerome Ponce, yun ang doon sa kwento binibigyan ng parang something talaga? Na may romance ba? May ano ba? Parang gano'n. Pampakinig lang. Interesting. Parang sumasakay lang dun sa BL. And interesting. Actually, maganda yung tinatakbo ng kwento. Pero sa issue dun sa karakter ni Gerald, kasi under investigation sa ngayon eh. Kasi na-booking na niya yung pamilya niya. Talaga ako nanonood pa rin talaga ako ng mga planet area. Na-booking yung pamilyang trinayin kasi siya, inampun siya. Yung original family. Sa pamilyang militar. Tapos biglang totoong pamilya niya na kalaban tapos ngayon nasa court martial siya, kino-court martial siya, iniimbestigahan. Tapos lumalabas din yung mga issue tungkol dun sa mga malalalim na issue tungkol sa paano ba pinatatakbo ang isang organisasyon kagaya ng militar, bla bla bla. Tapos sinahugan na nga lang nitong romance sa kumbaga nitong dalawang lalaking karakter na sundalo na kinakikiligan ngayon ng marami. Okay. Chos! Exciting. Ang ganda mabigay ng update, ha? Oo. Papa Ambet, ha? Kailangan programa. Every week, ha? Meron tayong meron tayong collab para Correct. Magbigay ka ng update sa iyong mga fans. Correct. Hi kay RV Figueroa, nanonood din ngayon sa atin. Hello! Kay Jorina Nabus, hello po. At kay JC Abasola, ang aking inaanak. Mirna Espirito, Antonio Kalimag, Jimmy Arceo. Ang taray, ang daming nanonood. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Thank you, Papa. Mama Jing, thank you sa'yo. Ulitin, ha? Let's do this every week. Update tayo.
Correct, Tire, please, please. At sa susunod ko, kukwento ko naman sa iyo yung mga ginagawa naming online business. Oo, yan. Uy, okay yan. May mga online sige, commerce din kami, di ba? Uy, very good. Sige, Papa Ambet. Okay yan, okay yan. Oh, thank you, Papa Ambet. And please subscribe to his YouTube channel, Ambetable Channel. At sa inyo rin. Sa inyo. Salamat ng marami, Mama. Mami Rose, salamat po. Sana hindi kayo na-disappoint sa sagot ko tungkol kay Case at Piolo. Nagulat siya kasi feeling niya hindi naman na. Alam mo na. Thank you, Papa Ambet. I miss you. Thank you, thank you. Miss you too, miss you too. Maraming salamat. Pahag kayong... Sige, ingat. Bye. Oh, di ba ang sarap ng kwentuhan natin? Oh, sige, gawin natin to ha, parate. At ayan, ang daming na-excite all the way from Abu Dhabi. O si Willie Revillame. Ayan. Si Sita Galit, Marites Reyes. Ayan, si JP Romero, bromance daw. O, diba? Ang galing, ang galing. Maraming mga natuwa at nabigay na kasiyahan si Ambet Nabus. So, thank you, Papa Ambet! Si Papa Ambet. Meron tayong Papa A? Ah, well, pass. Meron tayong Papa Ambet. Ayan. Oy, maraming salamat mga kapamilya. At bukas, alas 3 tayo ng hapon. Dahil sasabay tayo sa ating Kapamilya Connect Show sa Teleradyo. At abangan nyo na lang sa atin pong post no, kung anong paksa natin bukas. At thank you again kay Papa Ambet Nabus. Please follow his social media accounts. Please follow and subscribe to his YouTube channel. Lahat po tayo ngayon, tulad ng sabi natin, suportahan po sa isa't isa at magkakasama sa pagbibigay ng impormasyon at entertainment. Lalong-lalo na ngayong panahon ng COVID, kailangan po, COVID, coronavirus, importante po ang atin pong suporta sa atin pong mga kapamilya, kapuso, kapatid. So thank you po sa pagtutok. Jing Castaneda po, please subscribe to my YouTube channel, Jing Castaneda. Like, follow, and share this post and my social media accounts, my Facebook page. Ingat po, tulad ng lagi nating sinasabi, lamang ang may alam sa lahat ng usapin. Thank you. Bye, guys.